Wasak mga ka-trips, good morning. Isang napakagandang clear blue sky ngayon. Nandito tayo sa taas ng Washington. Dito sa nalagpasan na natin yung siyudad ng Yakima. At pabalik na tayo doon sa Canada. Mamayang tanghali or hapon siguro nandito na tayo. Ngayon nandito ako sa Tuktok. Medyo mahina ang takbo ko dahil nga mabigat tayo kargado. Kaya medyo mahiya, no, mabagal. Pero mamaya dusong naman, kaya pabilis naman ang pabilis. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-trips, kung sino pa yung mga hindi nakapag-subscribe dito sa ating channel, yan, pwede nyong kalimbangin yung kampana dyan at pindutin yung lahat yung bell notification para kayo ay updated lahat sa ating mga video na gagawin dito sa ating pagtutur dito sa USA at Canada. At syempre po, pa-shoutout din pala ako dyan sa mga pamangking ko dyan sa Tacorong, Sultan Gudarat, na mga bata pa noon eh, ngayon ay mga drunken master na. Yan. Nanonood mo kayo dito, shoutout dyan sa inyo. Daan-daan lang yung mga pagtuming-tuming nyo. Mga bata pa kayo, mga lasinggero na kayo. Mamaya ay tupukot. Malusong na tayo mga katrips. So yun, inunahala ko nung isang trailer din na Sherwin Williams na kumpanya. Mga pintura lahat yun. Ito na, itong winding road na dito. Sa tawagin ay Washington Pass. Ayan. Sa kabila, yung mga truck doon naman sa kabila. Paakyat sila. Hindi tayo pababa ng pababa. Kailangan dito, lalay lang yung pangalan nito, patakbo. At saka yung kailangan naka-engine brake ka na para hindi ka apak ng brake. Para hindi masulog yung brake drum ng truck at trailer. Pero isa na naman dito sa katabi ko, sumisirit mabilis. Kasi kung minsan yung mga driver dito, magpapa-freewheeling na lang. Yan yung kumpanya ng Swift, malaki yan. Kumpanya ng America. Marami yan sila. Sumisirit lang talaga siya eh. Ay naman, dahan-dahan lang. Kunti na yung sigurado. Tayo naman sa paligo-ligo na daan. Ayan, nakita nyo yung mga nasa kabila. Ito na tayo mga ka-trips, papasok na tayo dito sa yung viewpoint na tinatawag. At titingnan natin yung bayan sa ilalim. Dito tayo. Parkingan din ito ng mga truck. Ayan, mga nauna. Ayan ang masok. Ayun na lang. Ayan, viewpoint. Rest area. Paparada lang natin tong truck natin. May mga naglilinis. Talagang ini-maintain nila dito mga truck. Parada. At dito may mga truck din pala dito kagabi na. Ito yung mga natulog. Dito na sila natulugan. Kaya kung saan-saan na lang sila pumarada. Ay iba, nakalis na. Ayan, paparada tayo dito. Gitna tayo paparada. Tara natin. Ito, bumaba na tayo dito sa truck natin. Nandito tayo sa paradahan sa parking. Ayan, may mga linya-linya yan. Ayan. Ayan yung pang mga truck. Kagabi pa yan sila na parkingan dyan eh. Kaya hindi na sila nakapagparada na maayos. Naubusan na sila ng parking. Dito tayo pumunta. Ayan, sinasabi kong view dito. Doon sa malayo. Ewan ko lang kung makita pa to dito sa ano, sa pangalan nito. Sa ating camera dito sa cellphone. Yung mga puti doon. Yung mga ano yun, mga wind energy. Poste doon. Tapos yung mga kabundukan doon sa taas, yan yung mga
talakan na natin mamaya ng mga ano, kaisnuhan din. Tapos yan din dito yung sa taas, mga yan yung mga tower na mga telepono, kaya kahit saan pero mga signal, basta may mga ganyan. Pero pag napadaan ka sa isang tutulad sa Nevada, naka-desertuhan, wala man lang mga poste, kaya yun, dead spot talaga doon. Ito yung sinasabi ko na kung andito sana kayo makita, no? Lalo sa gabi, ang ganda, nasa taas ka, makikita mo yun. Yun yung ayon doon sa baba, na mga kaila. Yun sa malaing malayo dito sa akin makita. Kung papunta naman yan doon sa I-90, dito tayo sa I-84 kasi, papunta naman sa Montana yan. Diretso na yan, hato. Sa kabilang side ng kanan. Ito siya. Mga taniman dito sa Washington to, ay puro mga mansanas, karamihan dito. Dito kasi yung orchard ng mga mansanas at karamihan na mga nakatira dito. Ito. Meksikano. Ayun, mahinga yung truck pababa. Palusong tayo mamaya dyan. Yung isa naman nandun sa taas. Viewpoint din yun. Kaya ito, yung tanawin dito. Yes. Yung sa tubo, yung nakatuntok. Sa malayo-malayo, yun yung snow-covered mountain pa rin. Ayos! Ito tayo sa truck, malamig!